more than anything this world can offer me. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po tayo? Ito po yung kaibigan, Pastor Ray Chespa ng Northside Baptist Church. At for our morning devotion, Insight from His Word. Stand by po! He's worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa aking kaibigan dyan sa Tondo, sa Maynila, si Pastor Rizal de Lorenzo. Magandang umaga po sa inyo dyan, Pastor. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death. Salamat po bro sa pag panood, no? God bless you too po. He suffered, oh what a price to pay. To have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po tayo sa araw ng Huwebes? At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon for we have this privilege every morning po. At alas 8 po na umaga, magsama-sama po tayo sa ating Insight from His Word. Morning devotion po ng Northside Baptist Church dito po sa Davao City. At salamat po na magandang ating panahon ngayon at medyo pero mag-start na mainit ang panahon. Dala siguro sa Bukidnon medyo mabugnaw pa mo din ha. No? Good morning sa family ni Ma'am Joyce, sa ilan ni Glenn Clemens diha sa Christian Refuge Church sa Valencia City. Good morning din sa kay Manay, Mrs. Dulag, and then sa kay Pastor Amram and all the members ng Christian Refuge. Mayong buntag yun sa inyong tanan. No? Permi ko na ako kamo ginagreet o kini nga time nga makatigom kita, makapamalandong kita sa pulong sa Ginoo every morning. At good morning to Ate Neng. Full-time housewife ka na pala ngayon. Pag-pray natin na kung ano man ang mga will ng Panginoon. Good morning po sa inyo dyan sa Amazing Faith Baptist Church. I keep on praying for you. And also to Pastor Ken Gaas. May buntag na amigo. Gimingaw naman ko sa imo.
Og it is a privilege na makita po natin araw-araw ang ating mga ginagawa sa buhay. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon na binibigyan mo tayo ng access, no, para sa kaniyang salita. So yes, I'll be going to pray for you that plan business na i-open nyo po sa sunod na linggo. Okay? Sa kay Ate Nengya, ang member ng Amazing Faith, kay Pastor Jihan din na, kay Brother Robert, and all the members ng Amazing Faith Baptist Church, keep on, no, na ginagawa nyo. So, sa kabagay nga makita po nato. And we're so thankful that may mga nanonood, no, sa atin every morning, devotion, at dyan po sa Christian Refuge, sa kanila ni Joyce, Glenn, and the kids. Good morning. And to Manay Dulag, and to Pastor Dulag, usab akong usbon, no? So, ang ato po nga, ang ati pong devotion this morning is what God won't do. What God won't do. Anong mga bagay na hindi gawin ng Panginoon? Okay? To Sister Era Ture sa Olongapo. Kumusta ka, DR? Nakita na ko ang iyong mga posting kung nasa ka naka-add to. Challenge diya ito. So, Psalms chapter 22 po tayo ngayon, verses 1 to 11. Ang Psalms chapter 2 ay mayroon pong 30 verses. 31 to be exact. So, ang ating pong pagtuunan ng pansin ngayon from verse 11, from verse 1 to verse number 11. Yan pong ating pagtuunan ng pansin. Ito pong sinulat uli ni David at isang bagay po na pasalamatan din po natin, no? At good morning sa kay Manang Eva Mulabin dira sa Sipalay Mines. Okay, so kung meron kayong mga request po, kindly pakisulat lang para maprihan din po natin, no? And okay, ang mga ministry nga gihatag sa Ginoo sa ato. So isang bagay po na makita natin dito, no, as we go on to this, na may mga bagay talaga na minsan hindi natin control. That's normal. Pero may mga bagay din na pwede natin gawin sa tulong ng Panginoon. So greetings din po diyan sa kasamang lupalop kayo, saan man kayong banda ng mundo. Good morning po sa inyo, good afternoon, good evening, good noon. So lahat po, no, na nakikinig sa atin sa umagang ito. And to may pamangkin, kumusta ka diyan, Noy? No, asa ka din ka na subong? Akong pamangkin dira sa Tarlac man siya sa una. So isang bagay po na ating bigyan ng pansin. First, ang ating trust. Kahapon talaga, I was really sa topic natin kahapon, no, na talagang si David, umaasa siya talaga sa Panginoon. May mga bagay na, sabi ko nga, may mga tao na ayaw nila sa atin, and hindi natin pwede makontrol po yon. Pero David, pinatubayan niya sa Panginoon, binigay niya yung problema na yun sa Panginoon. Because the moment that we are the one doing things for our enemies, ang sabi niya doon, ang kanyang mga kalaban, may mga bagay na hindi mangyari pag tayo po ang gugawa ng paraan. Kung paano natin sila babalikan. But pag ibigay mo sa Panginoon, it could glorify the Lord and it make mayroong satisfaction sa buhay natin. That sila din mismo makakilala din sila sa Panginoon. So it also is based on our action, based on our things that we need to enjoy life, no? So good morning to my loves, Pastor Richard Santonia dira sa Magsaysay o sa Panabo karon. Oh, da kagali sa may ano, no, sa Tarlac, may aga dira sa Imonoy. Padayong ka sa pagano na every 8 o'clock naga live stream ako para makatulong kita sa pulong sa Ginoo. Okay?
So gusto ko talaga mag-preach na ano mag-ano ng Ilonggo kasi nami-miss ko rin ang Ilonggo eh. Yan ang first language na nalalaman ko ng ginawa ako ng Diyos o lumabas ako sa mundong ito. Ang saikan po ay ang yung Tagalog, medyo kailangan magta-Tagalog para maintindihan kasi yung mga in-laws ko doon po sa Baguio, hindi nila maintindihan ang Ilonggo, hindi nila maintindihan yung Bisaya o ang Cebuano. So, hindi naman ako makadiretso ng preach ng Ilocano. Pero mayroong konting alam, no? My friend, Pastor Balgos, diya sa Mati, may buntag dira sa Imubay. So, usa ka bagay nga, isang bagay po na makita natin. No? So, halo-halo na lang natin ng ating lingway no? Para hindi naman ako mahihirapan. So, ang title po natin, What God Won't Do. Ano ang mga bagay na hindi pwede gawin ng Panginoon? No? So, Brother Nelson na Guhol, mayong buntag dira sa imo, sir, manager. So before we go on, mag-pray muna tayo. Lord, nagpapasalamat po kami sa umagang ito that binigyan mo kami, Panginoon, ng isang privilege, opportunity na makapag-aral ang salita mo, makameditate, not really to study theology, but to strengthen our relationship sa iyo. Salamat, Panginoon, for this morning. You allow us to do things for your own glory. Salamat sa pagtulog, salamat sa provision, salamat for using people to supply our needs. It is like Noah that during the flood, at pinalabas niya ang raven, pinalabas niya para tingnan kung mayroon pang baha. At the raven broth sa isang bagay na nagpatutuo na dry na po ang lupa. So, salamat Panginoon. Forgive us wisdom. Limitado ang aming pag-intindi, kilala namin sa aming sarili, Panginoon, because we are nothing in your sight. But thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for forgiveness of sin. And thank you for the Lord Jesus Christ who gave himself to die on the cross. And once and for all, forgive us from our sins. And because of his blood, you make us white as snow. You cleanse us from all filthiness of sin. So thank you so much, Lord. At nagpe-pray po kami sa mga kapatiran po at ang mga nagwa-watch sa video na ito, itong live stream na ito, si Ateneng, ang kanyang family at kanilang plano to open a business next week, Panginoon. Lord, I've been praying for success at fruitful na mga negosyo ng mga anak mo. I've been also praying, Lord, for Brother Victor C. and Myra Joyce C. sa kanilang negosyo na palaguin mo, Panginoon. More clients because they are using this, they're using the prophet to share it to pastors and to the ministry. So praying, Lord, for Brother Victor sickness, waiting for a time na maoperahan siya, Panginoon. Praying also for Pastor Nutarte, Pastor Saugen, Brother Bibot Monteclaro, waiting for a kidney donor, Brother Kirby Abelia na merong bato ang kanyang kidney. Also praying, Lord, for the son of Pastor Heroy, the son of Brother Sister Christy Habaro, si Justin, Lord, may praying for him. Praying also, Lord, for Pastor Tamsi na manumbalik ang kusog, Lord. So praying, Lord, for the son of Pastor Mandagit dun sa Antique. May praying for that. The wife of Brother Jonathan Coronel, si Estela, ang kanyang mga mata, Panginoon. At also praying for your goodness and faithfulness to us, Lord. Salamat po niyan. At I've been praying for my pamangkin, si Noy Noy, sa iyang trabaho sa Tarlac. Oh Lord, be with him. So praying, Lord, for the believers there in Christian Refuge Church.
doon po sa Valencia with Pastor Pastor Amram Dulag Panginoon at their pastor. Si Joyce and her family too, mga bata nila, si Manay. And thank you Lord for the privilege. Our government, we keep on praying for our government, our president, our mayor. Na ingatan mo sila Panginoon. I pray also for Brother Charlie Juarez and his family. Pastor Richard Santonia and his family and ministry sa Magsaysay Unibel Baptist Church, to Roslyn Bagi, Panginoon, ang kanyang parents na makatanggap sa iyo bilang ilahang personal mugtong na manluluwas. So praying Lord for all the believers. Praying Lord na ikaw gyud ang mag-uban. Brother Tutong Delcano, Lord, protect him sa kanyang trabaho. Praying also for his family, si Sharon Gabion dito sa US, Panginoon. Ingatan mo rin po siya sa kanyang trabaho. Praying Lord for the wisdom that we need, Lord. We're also praying Lord for the son of Pastor Abulina sa sinaho ni Hong Panginoon na nasa na COVID siya, Panginoon, sa Maynila. So protect him, Lord. So thank you so much, member ng Northside Baptist Church. Oh, Lord, be with them, Baro family. Kanilang mga ginagawa, Amar family, Igona family, si Ruth, si JR, saka si Hazel, Matuti family, be with them, Jem, and Mats, Peebles, and Nice, and to Mrs. Matuti, Ginoong, may naisakit sa lawas, and also my children, Karen and Casey also, and my wife. Lord, thank you so much. Lord, give us wisdom as we have this meditation this morning in the book of Psalms chapter 22 in verse na ginatugyan na mo kiniginoo sa imo. In Jesus' name we pray. Amen. So, to my friend, no, good morning, June Castro, watching from Valenzuela City. Okay, and also to the people in Sipalay Mines, good morning. To Pastor Retesa, good morning din po sa inyo dyan sa Mangagoy. So, ang ating pong pag-aralan this morning is isang bagay po na makilala natin. Isang sitwasyon na dapat natin pagtuunan ng pansin. Sabi sa verse 1, sa binasa natin, babasahin ko, sabi po dyan, my God, why have you abandoned me? Why are you so far away when I groan for help? Every day, I call to you, but you do not answer. Every night, I lift my voice, but I find no relief. Verse 3, yet you are holy, enthroned on the praises of Israel. Our ancestor trusted in you, and you rescued them. They cried out to you and were saved. They trusted in you and were never disgraced. But I am a worm and not a man. I am scorned and despised by all. Everyone who sees me mock me. They sneer and shake their heads, saying, is this the one who relies on the Lord? Then let the Lord save him. Is the Lord love him so much? Let the Lord rescue him. Yet you brought me safely from my mother's womb and led me to trust you at my mother's breast. I was thrust in your arms at my birth. You have been my God from the moment I was born. Do not stay so far from me, for trouble is near and no one else can help me. May the reading of the scripture makatabang yun sa ato. No? So, that is what David is talking about. So sabi sa verse 1, my God, why have you forsaken me? Yun po, familiar sa atin po na statement yan, di ba? Because, kasali po yan sa seven sayings, sinasabi natin. Isa sa mga sinabi ng Panginoon nung napako siya sa cross. Jesus spoke them from the cross. In Matthew chapter 27, verse 46. But they were first spoken by David while he was going through a severe trial. Nauna na na sinabi po ni David yan sa Book of Psalms.
Pero iba ang situation, no? Iba ang situation noon. You know what? Jesus Christ was forsaken that we might not be forsaken. God was been rejected. God was been put to death in our behalf. God the Father forsook His Son on the cross when He was made sin for us. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Diba? He has no sin. But because of us, He take those sin. Ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin no, na nagkasala siya, but kinuha niya yung ating kasalanan. So David says in the book of Psalms, na sinabi niya sa verses 4 and 6, ano sabi niya doon? Our fathers trusted you and you took care of them. Now I'm trusting you. When David talked to Jesus, sabi niya, Lord, ang mga kamag-anak ko, nang tumawag sila sa iyo, tinulungan mo sila. Humingi sila ng tulong, tinulungan mo. Tumawag sila sa iyo, pinakinggan mo. And now, Lord, I'm here. I'm talking to you. I'm trusting to you, Lord. And nothing seems to happen. Para bang siguro na gano'n si David na, Lord, bakit yung mga ibang kong mga kamag-anak, ang mga katribo ko, nang tumawag sila sa iyo at humingi ng tulong, tinulungan mo? But now I'm trusting you, but wala akong narinig, wala malang tulong na galing sa iyo. So we can envision what David is saying. At sabi nga sa verse 6, I am a worm. And no man, and reproach of men, and despise of the people. That is how ang dialogue ni David sa Panginoon. Lord, isa lang po akong uod, di ba? Hindi tao. At maraming tao ang nagagalit sa akin, reproach me, despise me. So he did go through that because of the difficulties, because of troubles na na-experiensyahan ni David. Na para walang tulong galing sa Panginoon. But the Lord went through it to the even the greater degree. Can you imagine the Lord Jesus who said, I am the good shepherd, and saying, I am the worm. Tingnan mo ang comparison, ha? But you know what? He became a worm for us so that we might become a children of God. That is ang comparison na makita natin. When David says that, it is also in the case of the Lord Jesus Christ. Sabi ni David, I am a worm. I am not a man. I was being despised. I was being reproached. And the Lord Jesus Christ was also experienced that in our behalf. He became a worm. He was being forsaken so that you and me will not be forsaken. He take all the reproach. He take all the guilt on how He despised by those people na napalansang sa Kanya sa cross. So we cannot be forsaken because the Savior was forsaken in our behalf. Kinuha niya na po yun. Siya na ang nagsakripisyo. So we can't be forsaken because of His promise to never leave or nor forsake us in the book of Hebrews, di ba? He was not forsaken in our place because of the promise, and we cannot be forsaken because of His abiding and eternal presence with us. Hindi po mangyari yon. Matthew chapter 28 verse 20. We cannot be forsaken because He loves us. Romans chapter 8 verse 28. And what is His purpose? Why He will never forsake us? That we might be conformed to the image of His Son. That is why our title of this meditation is
what God won't do. The reply, the answer is, He won't forsake you. He will never do that. He will never do that. Because that is the promise that was been given. He take our place. Diba? He is abiding an eternal presence with us. So we cannot be forsaken because of His purpose to work all things together for good to those who love Him. To those who love him in Romans chapter 8 verse 28. Diba? And what is the purpose? That we might be conformed to the image of His Son. Thereby became a beautiful picture of the Lord Jesus Christ. And He had to suffer to do it. So in spite of circumstances and feelings, we should remember, beloved in the Lord, God will not forsake you. He will never do that. Yun ang mga bagay na hindi gawin ng Panginoon sa atin, na mga anak niya. David said, Lord, my generation calls you for help and you replied to them. And those righteousness that was been given to us, that is because of the Lord Jesus Christ. Because of the Lord Jesus Christ. When you go through trials, your circumstances, and ano pa, and feelings, can deceive you into thinking God has forsaken you. Minsan, umaabot yan sa ating mga isipan kasi, di ba? Akala natin na napabayaan tayo ng Panginoon because of what we are experiencing now. Trials, circumstances, feelings, na feel natin that we are being deceived. Minsan, ang pag-isip natin, ginugulo ng Diablo. Para isipin natin na hindi na tayo mahal ng Diyos. Diba? Because of what we're experiencing. Because of the crisis. Because of the problems. Because of the sickness. Because we lack. Because of the needs na hindi binibigay. Minsan nakakalungkot, di ba? Tao minsan, as me, even me as a pastor, sometimes I feel that's the feeling usahay sometimes na ma-feel ko po. Saka alam mo ha, since pag-lockdown namin sa March, the middle of March and even until now, walang pumapasok na financial sa simbahan. At alam naman natin na kaming mga pastor, yan ang isa sa mga ginagamit para masahuran kami, mabigyan kami ng allowance to support our families, di ba? So, ano kaya ang ma-feel ko? Lord, why do you forsake me as your pastor, as your servant? Pero maalala ko na just keep on, no? Tuloy ka lang. Gawin mo lang yun ang gawain na para sa Panginoon. Actually nga, during this pandemic, nadagdagan ang mga activities ko. Meron akong morning devotion every day. May online prayer meeting na, di ba? In which I'm enjoying it. So, do not think that God forsake you because of that experience. But the Bible promises that He will never forsake you. He will never leave us. So next time na ma-feel mo na you have been forsaken, remembering that God is always true to His words and will accomplish His promises or His purpose of conforming you to the image of His Son. Yan po ang bagay na makita po natin. Because we all know. We don't know what lies ahead. We don't know what will happen after this.
But we trust on the living God. We trust on the power of God. That is why you need to connect yourselves and to commit your life sa Panginoon. Kapatid, whatever you're doing now, God is looking in you. God is thinking that everything in this world belong to Him. So salamat po sa umagang ito at salamat po sa inyo na nakikinig. At ito po ang ating devotion. Ma-replay nyo po ito sa YouTube channel ko, no? R. Ray Z. Chespa. Hanapin mo lang yun doon. Kung nakaligtaan mo ang mga ilang araw na hindi ka nakapanood, maano mo po doon, mariretrieve mo po doon. At dito din po sa Facebook ko, sa wall na doon, na dyan lang po, hindi naman po mawawala yan. So, magandang umaga po sa inyong lahat at God bless you.